Hey everyone, how are you today? Kumusta? Kumusta kayo? It's been a while. Hindi nyo ako nakikita kasi sobrang busy ako. Siya nga pala, welcome back to my channel. Maraming salamat sa pagpunta. Throw your hands up if you with it, drop it. So welcome back, maraming salamat sa pagpunta at sa mga bago dyan, paki-subscribe, paki-like, tapos paki-share ang ating mga experience sa inyong mga Facebook account para mas maraming makapanood, diba? Wait. So, yun. Share ko lang, Black Friday kasi. So meron kaming Black Friday offer sa store na pinagtatrabahoan ko. So busy talaga. Then ang duty namin supposed to be ang plano 17 hours. So mukhang hindi talaga kaya yon. So ginawang 12 hours na lang. Ang iba sa amin duty ng 13 hours kasi nga split duty. So pasok ko sa umaga, pasok ko sa gabi. Ganun ang setup. Pagod, sobrang pagod, mga kabilog, buhay OFW nyo nga naman eh. And then, pagkatapos ng duty, naglalakad ako about 2 kilometers or wala. Ganun na, 2 kilometers. So, yun sobrang pagod. Nananakit yung ano, yung kalamnan ko. Naka itlog ko eh, yung 1/4 kilo na itlog ko ngayon, 100 grams na lang. Shout out sa mga OFW dyan na nagtatrabaho ng napakatagal. Pagod-pagod sobra. Halos hindi na kami nakikita ni Mary Ann sa bahay. Kasi iba yung ano, schedule namin. So yun, from 12 PM until 11 PM ang duty ko ngayon. Pinauwi ako ng maaga kasi morning bukas, so or not bukas, mamaya. Ang hirap, diba, ang schedule namin. Pero ngayon lang naman to. Ngayon lang itong ganitong schedule namin. Pagod. Plansya ako ng maaga. I mean, bago matulog kasi alam mo na, para dire-diretso tulog. So, galing ka duty, maglalakad ka, tapos pagdating mo sa bahay, magluluto ka para may pagkain. Nagluluto akong tinola. Siyempre, tinolang ano, paa ng tao. Ayun, ang hirap. Kaya, maawa naman kayo dyan. Maawa naman kayo sa taong ito. Pumapayat na ako, people. Insyaallah, batawon. Yung bang feeling mo na habang naka-duty ka, feeling mo yung basa na yung brief mo. Nabubulok yung itlog mo. Tapos wala pang ipon, people. Ang ipon. Shout out sa mga OFW yung magaling mag-ipon dyan. Well, sa sitwasyon natin, hindi tayo nakakaipon. Ganun tayo, mga people, mga OFW. Mga kabilog dyan, mga kababayang naniniwalang bilog ang mundo. Kaya natin yan.
yakang-yakan natin yan. Ngayon pa ba tayo susuko, people? People of the Philippines! Tapos ngayon, yun nga, tuloy tato. Lansya ako para mamaya meron na lang akong 2, 3, 4, 5, 6. Wait, gising ako ng 6 o'clock ng umaga. Kasi 1 o'clock na eh. So, from 11 p.m, naglakad ako, dating ako dito sa bahay, 11:45. Tapos, namalengke ako, bumili akong manok. So, nagluto ako ngayon, 1 o'clock na, 1 a.m. Tapos plancha ako, makakatulog ako nito 2 a.m. 3, 4, 5, 6, 7, no, 6 o'clock. So, 4 hours na lang ang tulog ko. Gising ulit ako kasi morning. Morning kasi may delivery. Walang magaling na pwede nilang ilagay sa umaga. Alam mo naman yun. Di ba? Siyempre, pag nandun ako sa delivery, mabilis matapos. Ganun lang, people. Think positive ba? Think positive. Hindi tayo mayabang, ha? Ay, ginagawa ko lang yun, sinasabi ko lang yun para kayo nakikinig dyan. Eh, ano ba to? Amoy tipaklong. Para ma-motivate kayo ba? Di ba? So, yun. Pagod talaga. Pero sige pa rin para sa ano, para sa kinabukasan. Pagod tayo. Naalala ko, paano pa kaya yung mga kababayan nating mga housemaid, di ba? Mas lalong pagod sila. Kaya saludo ako sa inyo lahat. Mga housemaid, 24 hours halos silang nagtatrabaho, nagbabantay sa mga amo nila, sa mga bata. Kaya tayo dyan na nasa Pilipinas, matuto tayong magpahalaga sa mga taong nagtatrabaho sa abroad, sa mga pamilya natin. Maaring kumustahin natin sila maya-maya. Okay? Mas maganda yon. Huwag nating kaugali ang mangumusta lang tayo kapag may kailangan tayo. Kami mga OFW, hindi kami mga pick-up boy para kapag kailangan nyo, tatawag kayo. Di ba? Marunong naman kayo sanang mangumusta, people. Ang hirap kaya nakatayo ka ng ano, 12 hours, hindi ka man lang pwedeng umupo. Tapos may mga hinayupak pa na ano, na mga mamimili. Da. Kupal, kakaayos mo lang eh. Andyan na yung presyo, tatanungin pa. Da talaga. Sarap tansyahin ang mukha. Talaga, isipin mo na lang na kapag huminto ka, wala ka, gutom ang pamilya, diba? So ayun lang, ayoko nang pahabain to kasi matutulog na rin ako maya-maya. So, maraming salamat sa inyo dyan.
Shout out nga pala sa inyo lahat. At maraming salamat ulit sa panunood. Ay. Walang susuko, mga kabilog. Laban lang. At minsan para matawa. Kahit maliit. Iba, at least nakahiya. Shout out sa mga gagmayig binuhi dyan. Gamit kung gamay mo ha, tambag na ko si Muha, gamitan na imo. You know what I'm saying, people? Ito ka. Kung ano man ang pinagdadaanan mo sa buhay mo, alam kong kayang-kaya mo yan dahil bilog ang mundo. May pag-asa. See you and I see you. Bye-bye. God bless you.